Bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay lagi na lamang pong namumblema tungkol sa usapin ng pera? Alam niyo po ba mga bossing na napakarami po nating iba't ibang mga pampaswerte upang sa ganon, instead na kayo po ay namumblema tungkol sa pera, ay kailanman na hindi na kayo mamumblema tungkol sa usapin ng pampinansyal. Kayo po ba'y naniniwala sa mga pampaswerte? Kung kayo po mga bossing kayo naniniwala sa mga pampaswerte, ang bidyong ito ay para po sa inyo. Bossing na nagpatutunan na iba't ibang istorya ng kanilang buhay na sila po ay sinuwerte sa pamamagitan ng mga pampaswerte. At hindi na po ako magtuturo, sa akin na lamang po mga bossing ay ako po ay talagang sobrang nagulat po ako sa mga laki ng pagbabago na ganap sa aming pong buhay. Kung dati-dati ay talagang kumayod kalabaw ako ay sa wala't wala at lahat, halos lahat po ginawa ko na, pero sablay po lagi ang aking pong ginagawa at wala po sa pag-asenso. Pero nang winelcome ko po ang pampaswerte sa aming tahanan or sa aming buhay ay nagdire-diretso na po ito. Kumbaga, ako naman po hindi makapaniwala sa mga nagaganap. Ngayon po mga bossing, kayo po ba'y panatiko sa mga pampaswerte or naniniwala sa mga pampaswerte? Mas mainam mga bossing ko na meron po tayong pinaniniwala ang pampaswerte upang sa ganon, yung mga kamalasan po natin na mapapasa atin, may mga humaharang sa mga kamalasan na yan at hindi natin ito natatamo. Minsan maisip mo, ay parang mga ko hindi sinuswerte kasi parang wala naman dumarating. Yun lang po ang hindi nyo nalalaman. Maaaring may mga negatibo na maaaring napasa inyo na. Kaya lang po, meron kayong mga pampaswerte na humarang po dito at hindi nyo na ito naranasan pa. Ay di nga at napakahirap, lalo-lalo na kung ikaw ay lagi na lamang minamalas, kung nararamdaman nyo na parang pinaksakluban ko po kayo ng langit na parang halos lagi na lamang kayo minamalas at panay problema na lamang po ang nangyayari po sa inyo. At siya kapag po ganyan ang nagaganap, subukan nyo po itong gawin. Lalo-lalo na kung kayo po may problema tungkol sa usapin ng pera. Kailangan po mga bossing ko natin ang dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay halos lahat ng problema pinagdadaanan ay kaya po nitong solusyunan. Basta't kailangan lamang ay may lubos kang paniniwala sa mga ganito mga pamamaraan. Ngayon po mga bossing ko, ang talagang numero uno na talagang wala pa ako nakikitang iba na nagdi-deliver ng sobrang gagandang produkto kundi ang Nanay's Best. Kaya ito po ay kaagad-agad ko i-share sa inyo dahil ako ay na-amaze sa kanilang produkto. Ngayon po mga bossing ay napakaganda ng kanila po mga dahon. Kung ikukumpara nyo po ito sa ibang mga dahon ay layo ng diferensya, di ba mga bossing? Ito po ay nabili ko sa supermarket. Ngayon po mga bossing, ito sa dahon ng laurel ng Nanay's Best ay kulay berde at kaganda at buong-buo po siya. Ngayon po mga bossing, kailangan lamang po natin ang isa na dahon ng laurel. Ito na lang gagamitin po natin. Isulat po natin dito mga bossing ang ating tunay na pangalan at ipilido. Ayan, pagkatapos yung amount na gusto po natin na magkaroon po tayo. Ngayon po, sulat po natin Apple Pagyo. Kailangan po dito ay tunay na pangalan at ipilido at bawal po mga nickname lamang. Tunay na pangalan at ipilido. Pagkatapos, Apple Pagyo. Pagkatapos, yan, Apple Pagyo. Yan po mga bossing. Pagkatapos, kung magkano yung amount na matagal nyo nang pinapangarap. Siyempre, ito po mga bossing ko ay kahilingan lamang, wala itong bayad, kaya lulubos-lubusin na natin ang matagal na nating mga pinapangarap. Kumbaga, wala namang masama po dito. Kaya kayo na pong bahala mga bossing, kung kayo po ay mangarap, lubos-lubusin na natin. Ayan, walang masama. Malay natin, bukas, hindi natin hawak ang maaaring maganap bukas, magkatotoo po ito, di ba? Ayan po mga bossing. Ngayon mga bossing, ay kailangan nyo ng 20 pesos. Pero kung meron kayong 1,000 pesos, yung pinakamataas na uri ng pera, ay pwede po yun. Pwede po yan. Pero kung wala, 20 pesos, okay na po ito mga bossing. At kung meron pa kayong mga dollars, yon pwede rin po yun. Kaya lang po, di ba? Pag masyadong mataas, baka sayang din po siya, di ba mga bossing? Kaya yung 20 na lang tayo. Kasi malay nyo, maggato po ito. May mga ginawa akong ganun, naggato mga bossing sayang. 1,000 pesos. Ayan. Tapos, di ba ito yung tao? Ito po yung tao. Diyan nyo po siya ilalagay. Ito. Yan, nakaganyan. Ganyan po postura. Yan. Pagkatapos, ganyan po mga bossing. Yan.
or kaya ganito. Yan mga bossing, ito pa rin yung tao. Ito yung tao. Kailangan nyo laging nasa unahan yung tao para welcome po yan. Yan. Ngayon po mga bossing, ay ditutupiin natin ganyan. Yan. Pagkatapos, ilalagay po natin sa pulang tela. Ngayon po mga bossing, ito ay mainam na ilalagay natin sa ilalim ng unan po natin. Ito po ay magdudulot sa inyo ng swerte para kapitan kayo ng swerte, lalo-lalo na sa kaperahan. Pero pwede nyo rin po itong isabit sa main door po ninyo. O kaya, dalhin nyo kahit saan kayo tutungo para lagi kayo suswertein pagdating po sa usapin ng pera. Kung ito po mga bossing ko ay never nyo pa nagagawa, ay naku, huwag nyo na po kayo magpatumpik-tumpik pahigit sa lahat kung kayo naniniwala sa mga pampaswerte. Subukan nyo po ito at lagi kayong iaadya nito kung saan kayo mapapaige o kaya kung saan kayo aasenso, lalo-lalo na sa kaperahan. Kung kayo po ay may negosyo, kahit anuman negosyo po yung inyo pong negosyo sa ngayon, kung anuman po yan para sa pagkakakitaan, magdala po kayo nito. Ako po ay lagi may dala po ng mga ganito. Ang dami-dami ko pong pampaswerte. Ang laman ng aking bag ay panay pampaswerte mga bossing. Ngayon po, parang yung pang nakakabigat kasi ang dala ko lang naman ay polvo, eyebrow at saka lipstick. Ayan, tapos eto, bihira naman po ako nagaganyan. Kaya minsan, sobrang singkit po ng mata ko, eh minsan maaano na hindi nila ako makikilala doon sa personal. Kasi napakakinis ko rin po dito sa video mga ganito, pati sa picture. Pero sa personal, eh dahil nga po, alam nyo po ba dati-rate, wala rin akong pambili ng panggamot sa pimples. Tinagyawat din po ako mga bossing, napakadami ko pong tagyawat. Ngayon po, alam niyo po bang, ay, hindi ko na sabihin dito kasi panlaba po yung ginamit kong, ano, kasi inisip ko, pamatay ng germs, ay yung pong, hindi ko babagitin ang pangalan at baka bawal po yung dito. Basta yung mga, halimbawa may mga mancha, yung tinatanggal na pangtanggal sa mancha, ayun, ipinapahid ko po yan sa gabi. Ay, talagang napakadami. Kasi nga po, sabi ng nanay ko, eh, ano ba yung mukha mo? Ang dami-daming mga, ano, mga germs yan. Pugsain mo yan. Eh, wala akong pampugsa. Dinanas ko rin po yun. Pero mga isang linggo lamang, lalong dumami po kasi kaya hindi ko na tinuloy. Ngayon po mga bossing, na-share ko lamang, naalala ko lamang. Ngayon po ay, kumbaga, mas marami po akong laman ng mga pampaswerte sa aking bag kaysa doon sa mga abubot kong pang-makeup pag ako'y umalis. At ganoon din po yung pitaka. Yun lang aking dala. At dahil nga po sa napakarami kong mga pampaswerte kagaya po nito ay talaga naman ako yung nagugulat sa laki ng pagbabago. Ito lang ang welcome ko sa aking pong buhay, sa aming tahanan. At halos lahat po ay nabago. Lahat nabago po talaga. Kumbaga nakakabawi ako sa aking mga anak na dati-rati, patingin-tingin lang kami. Pupunta kami sa mall, akala naman ng mga anak ko tuwan-tuwa at pupunta sa mall. Pero ang ending, pag umuwi ay nag-iiyakan dahil hindi nila nabili ang kanilang gusto. Pero dahil nga po sa, kumbaga ako yung nagpuko sa mga pampaswerte, humihingi na lagi ng tulong sa mga Panginoon. Mabago ang takbo na aming pamumuhay, think positive at lagi kong binubukas sa aking bibig ang mga magaganda, ay talaga naman tunay na naganap. Kaya kumbaga, ito po yung sinishare ko sa inyo. Para habi nga po ng mister ko, alam mo pala ang mga ganito, eh bakit ba nagtiis pa tayo na sobrang hirap at napakatagal na panahon pa. Sabi ko sa kanya, kung ukol ay bubukol at saka kumbaga iniadya talaga tayo dahil nga po sa mga pampaswerte. Iniaadya kung saan mapapaigi ang buhay. At syempre mga bossing, kailangan may tatlo po tayo. Una, pananalig sa mahal na Panginoon, pampaswerte, sipag at tiyaga. Yan po. Pag tayo may tatlong ganyan, ay wala palang imposible mga bossing. Think positive, kaya po natin yan. Kung ano man ang mga pagsubok na pinagdadaanan, ay kaya natin lampasan. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga pampaswerte, subukan nyo na po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!